Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi. Matindi ang karisma sa kalukuhan nitong leader ng kulto na to, ha? At hindi lang minor de edad ang mga nabiktima nito, maging artista din na sina din Lostre, na ako po ay biktima rin pala. Iyan ang ating tatalakayin, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan nyo po ako, mga kaibigan. Sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Perly, kinasalwa ba yung anak ni Jarita Ahok o hindi? Kuya, kuya, hindi. Kuya, hindi. Kuya. Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa... Kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Mr. Pierre, nyo, kumukulog. Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Eh, ngayon po, kumukulog. Ano? Honor, gusto gani ko muhuman o giskwila. Kaya ko mag-iskwila. Ano grado mo? Ako... Anong high school graduate ako, Your Honor. Ha? Second year high school ako, Your Honor. Second year high school? High school. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang kayo ay nagsimula sa inyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. At kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo. At mayroong mga report ng mga yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, ang dahilan itong mga bata na magsinungaling, please enlighten us, bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor de edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. O, pero walang 18 doon. 14 yung pro minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo ha, hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae at pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Babae yun, Pilipino tayo, mahihain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na rin sa salita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanilang pagkababae na ginalaw, magsinungaling pa yun? Pagkahanda yung Jerins. Yung ano, Your Honor,
tanungin lang po natin yung dalawang bata na si... Abi, pinabasa mo na order naman doon sa dalawang bata na... Okay, alright. Iyan po mga kaibigan, ha? At matindi. Hindi lang po pala ito mga local ang nabiktima, ha? Nabiktima ho sa kalukuhan, ha? At bago natin na patuloy na suriin itong makikita nyo po sa screen, iyan ho ang leader ng kulto na si Renz Aquilario, diyan ho sa tinatawag na kapihan, mga kaibigan. Talagang sa edad na 22 years old, ha? Ay marami yun itong natikman. Ay, tse, ay, siyempre, ay kasama na doon yung natikman at naluko, ha? Gamit ang kanyang power, ha? Ano yung power niya? Siya ang tagapagligtas na sugo ng Panginoon. Malalapit na ang paghukom, ha? Matindi. Maraming naloko nito, mga kaibigan, ha? Yan, tawa ko nga doon sa ano, eh. Doon sa sinasabi ng ating senador ni Risa Ontiveros na patitigilin ang kulog. Ah, pati kulog ay patitigilin sapagkat during noon sila ay nag-hearing ay biglang kumulog ho ng malakas. Ay napakamot na lang sa ulo itong si Senator Bato nang sabihin ni Risa Ontiveros na patigilin ang kulog nitong leader ng kulto na ito na manluloko, subalit hindi naman nagawa. Okay, at padaanan nga po natin muna ito, storyin natin ang larawan na nandiyan no, sa screen, bago tayo dumako dito sa ating pagtatalakay ng dire-diretso. Makikita nyo po diyan sa screen ay kalat na kalat po yan sa social media, maging sa iba't ibang uri ng page. Hindi ko na po iisa-isahin kung anong mga page na ito ay talagang pinagpiestahan. Iyan po, kilala nyo yan. Medyo old picture na yan. Siguro mga ilang buwan na nakakaraan yan. O ilang taon ba? Hindi natin sure kung ilang taon na yung picture na yan o ilang buwan. Sapagkat yan ho ay artista ni si Nadine Lostre at kasama ho sa larawan itong... leader ng kulto na manluloko. Nandiyan po. Sinong kamukha niyan? Marami nagsasabi na kamukha ito ni Atty. Topacio. Oh, Diyos mi yung mabagin. At marami din nung nagsasabi na kamukha ni leader ho ng North Korea. But by now, tingnan po natin at suriin muli itong si Nadine Lostre kung bakit nandiyan ho magkasama sa larawan. Nabanggit ko nga po din yan, palaala po mga kaibigan, na biktima rin itong si Nadine Lostre. Ay biktima po ito sa panluluko nitong hinayupak na leader ng kulto na ito. Baka po tayo ay ma-misinterpret. Hindi po biktima ng anumong uri. Iyan po ay biktima siya ng panluloko. Bakit po siya naluko, mga kaibigan? Sapagkat siyang kuha na larawan na yan ay kalat na kalat sa social media na ika nga po ay doon sa kapihan, mga kaibigan. Saano yung kapihan? Doon sa lugar ho na tumitira ang lahat ng membro ng kulto na naluko nitong inayupak na ito, ha? Doon no, sa isang bundok na sila daw ho ay maliligtas dahil ang paghukom ho ay darating na, hindi naman dumating. Sapagkat kaya nga umakit sa bundok, dahilan nga ay maghuhukom na, wala naman paghukom. Ganun nga ay kulto, di ba? Kung anong maisip ay sasabihin, naniniwala naman yung ibang tao, nahihipnotize. At ito nga, isa rin sa nahihipnotize, itong si Nadine Lostre ay biktima rin nun ng panluloko nitong kulto na ito. Sapagkat kung nalaman ho ni Nadine Lostre nang gawain itong kasama niya sa larawan katabi na leader ng kulto, kung nalaman niya noon pa man nang gawain ito ay di umano
ayon sa mga salaysay ng mga biktima ay nagkakaroon po ng panggagasa, inuutusan ng gasain ang mga membro, nagkakasal ng minor de edad, at siyempre pinahihirapan ang mga leader ng kulto. In one word, kung pagsasamasamahin, ay hindi po maganda ang gawain nito. Ika nga po yung leader ng kulto na ito. Kung naalaman mo ito ni Nadine Lustre na ganyan ang gawain, ay hindi po yan sasama diyan ho sa bundok. Upang sa ganun, ayan ho ang ginawa sa bundok nito. Ay baka na-hypnotize ito ng leader ng kulto. Ano ba ang ginawa nito diyan ho sa bundok? Diyan ho sa nasasakupan ng leader ng kulto. Kung mapapansin nyo po, yung mga tao na nasa paligid, iyan ho ay ang mga membro na leader ng kulto. Nung makikita nyo dun sa larawan, nayakuha po yung larawan na yan nung bumisita si Nadine Lustre ho. Diyan po sa kapihan, mga kaibigan. Nililiwanag ko lang po, sapagkat doon po sa aking entrada, ang pamagat po natin ay Nadine Lustre na biktima nitong leader ng kulto na ito. Nabiktima po yan sa panluloko, katulad nga po ng naipaliwanag ko, mga kaibigan. Buti po tayo ay nagkakaintindihan. Nako po, matindi, maging artista. Ay, marami pati akong nakikita na mga larawan sila ng Bong Rebella, Senator Bato, mga senador. Manakas talaga ang karisma nito sa edad na 22. Ito nga, lumabas din na ika nga po si Nadine Lustre, ang matindi pa dito ay nakaabot pa ng kapihan. Diyan ho, sa ika nga po Socorro na tinatawag na bayanihan. Talagang ganun ho katindi ang karisma nito. Okay, nagkaliwanagan po ba tayo? At padaanan po natin dito, mga kaibigan, itong leader ng kulto na ito. At talagang kawa-awa ang naging biktima ho nito. At patindi ng patindi. But kung susuriin po natin, mga kaibigan, diyan no sa rolling ng video, kung magsasalita ho ay talagang nagpapawa. Makikita nyo, mga kaibigan, kung mag-deliver siya ng pananalita diyan no sa hearing sa Senado, ay todo tangge at may kasama siyang pagpapawa, mga kaibigan. But before diyan ho, sa ika nga po sa bundok, doon sa mismong kapihan, ang mga lumabas na video niya kasama ang mga tropa niya na mga tinatawag na cluster by cluster, yung mga police na tinatawag niya nga terador, ay anong iabang ng style, di ba? May paganyang-ganyan pa, ha? Di ba? Yung nung nagrarally, ay iaubod ang iabang at ika nga po'y pinararatangan ang ating gobyerno na ika nga po'y mali ang ginagawa nila, dahil ang lahat ho ng mga sinasabi, pambiktima na ika nga po'y minor de edad, pagpapakasal na ika nga po'y paris-paris kahit hindi nagkakagustuhan, at inaabuso ang mga kanya mga membro, lahat po yan ay pinabubulaan niya at hindi naman noon nakalusot. At ngayon po ay nandiyan yan sa ika nga po'y Senado, hanggang ngayon po ay nakakulong, mga kaibigan. Kung totoosin po, mga kaibigan, sa edad niyan 22, ay talagang matigas, malakas ang karisma sa panluloko. Kaya ang punto de vista po natin dito, tayo ho ay nagpapasalamat ang mga nagsiwalat po nito, dahil alam po natin, ayon po sa ating pag-research, ay ito ho, kung hindi ika nga po nabisto ang masamang gawain, ay kalat na kalat po, at mayroon siyang pinapakalat sa buong Pilipinas na ang kanyang membro ay nagkaroon ng pagre-recruit at nang sa ganun po, pag na-hypnotize niya gamit ang paghukom na dapat ay ika nga po umakit na sa bundok, kahit tanong ka pa man, police, teacher, military, basta nagtatrabaho sa gobyerno, may hindi maliligtas kapag nadoktrinahan ko po nito
ay pwede ka hon sumama, mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung anong tinatawag na hypnotize na yon. Ako po'y naniniwala doon sa hypnotize niya. Dahil maging guro na mga profesional, mga pulis na talagang pinaghirapan nila bago makamit ang isang pulis, ay sumama, pinagpalituhan trabaho, mga kaibigan. Kaya naniniwala po ako doon sa karisma niya sa pag-hypnotize. But data po at wag po tayong mag-alala. Ang punto di vista po natin ang gustong ipahiwatig, mabuti po. Ito ho ay naputulan na nansungay. Alalahanin po natin, ito ho ay nakakulong hanggang ngayon diyan sa Senado. Sana po, mga kaibigan, hindi lang po hanggang Senado ang kulong nito. Hindi lang ho puro hearing ang magaganap dito. That's why pagkatapos po nitong hearing na ito ay magkaroon po ng recommendation na ito po ay kasuhan kung ano ang dapat ikaso dito at nasa ganun po tuluyan ang ikulong sa Riyas na Bakal diyan po sa kulungan na ika nga po kung saan dapat siya ikulong. Okay, sana po ay naintindihan nyo ang ating pagtatalakay, mga kaibigan. At heto, at importanteng mahalaga, pa-shoutout muna tayo bago tayo ika nga po ay magpaalam dito sa ating vlog na ito pansamantala. At importante na mahalaga, mga kaibigan, na itong ating nagpapa-shoutout ay mabigyan natin ng daan sapagkat kabahagi po natin ito dito sa ating talakayan. Ha? Ito, buhat kay Ernie ba? Ha? Ernie Banto, ay masugid natin itong taga-subaybay. Maraming salamat sa iyo, Ernie Banto, ha, sa iyong ika nga po ay always watching. Ha? Sa'yo po ako nakikinig lagi, gawa ng hindi kayo fake news. Ingat po lagi kayo, mabuhay po kayo, Andol Andes. Ernie po, maraming salamat. Shoutout. Good day, my Idol Andes. Dito na naman po tayo. Ingat po lagi kayo, Idol. Tuloy-tuloy lang po kayo, Idol. Buhat din kay Ernie Banto. Okay. At buhat kay Sheila De La Torre. Full watch, Idol. Matinding banat mo. Kapupulutan ng aral, dapat tularan ka ng vlogger. Always coming watching kasama sa mga work dito. Ay, maraming salamat. Alam ko itong Sheila De La Torre ay nasa ibang country din. Maraming salamat to sa always support dito po sa aking maliit na YouTube channel. Ito pa, Percival Guerre. Ito, Percival Guerre. Putol kasi yung pangalan kapag nandito na sa comment section eh. Kalukuhan lang ang Tupasio Siam. Alam ng Pilipino kung ano ang totoo. Maraming salamat. Ito yung patungkol naman sa upload ko. Diyan ho sa ika nga po kay Atty. Tupasio. Hoy! Sa mga kaibigan, sa lahat to nang hindi pa nakakapasyal sa upload ko, ilang hours na po ang nakakaraan. Pakipasyal lang po natin. At importante po, isang like nyo pag may pagkakataon sa bawat upload ko, ha? Maraming salamat. Okay, ilan na lang po tayo. Tula tayong oras. Ha? Nasa na tayo? Ha? At deto. Nasa na ba to? Buhat kay Franklin Sapdin. Ha? Masugid din nating taga-subaybay to. Ang batas nga naman dito sa Pinas, pag mayaman, lalo ang may politikong may kaso, ay mayaman, hindi ka agad makukulong. Pero pag mahirap, kulong agad. May bugbog pa highs only in the Philippines. Maraming salamat, Francisco Sapdin, sa iyong public opinion. Just a bit for Tibes para kagatid umuwi na. Sana lunukin ni Tibes hanggang bituka para hindi na makapalag. Okay. Namimiss na madlang people ang dalawang sikat na action star na si Pretty Boy Tibes at BB Face Bantag. Buhat kay Ramjit 3694. Maraming salamat po. Hoy, maraming salamat po, mga kaibigan, sa walang sawa na nabibigay ng public opinion diyan no sa comment section. At ipagpaumanhin niyo po kung hindi man ika nga po ay nababanggit ang inyong pangalan, huwag po kayong mag-alala. Nasa mga susunod po natin vlog, babanggitin po yan. Sana po maunawaan nyo dahil kukulangin po tayo sa oras. Ha? Eto nga at mga kaibigan, sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan. Maliwanag ho, ang nasa larawan na po yan, si Nadine Lustre, ay biktima ho din ng kalukuhan
nitong leader ng kulto na to ang gusto kong ipunto, mga kaibigan, sapagkat kung alam mo ni Nadine Lustre ang ugali nito na tunay na ikangapoy leader ng kulto na ito, ay hinding-hindi po yan papasyal doon po sa mismong lugar, yung bundok na yon, diyan po sa Kapihan, mga kaibigan. Okay, alright, maraming salamat po, pagpalain po tayo lahat. Muli po, isang like pa diyan po sa ating dito sa video na ito, sabay-sabay po nating i-like. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section, karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Huwag po kayong matakot, huwag kayong masawa. Maraming salamat po, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.